For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Okay, eksakto dun sa question ni Sir Jules text sa YouTube natin kung magkano ang sasahurin dito sa Australia. Ito, panoorin mo. Okay? Hello guys, si Jerby na naman to, si Mr. DIY and anything na nasa Australia. So, marami nagtatanong sa akin dun sa ating video na kung saan, paano ako nakarating dito sa Australia. Pero ang tinatanong nila is, magkano nga ba sinasahod ng Australia? Sa Australia ang bilang technician tulad ko. So, ang technician na tulad ko ay sumasahod ng, so, papaliwanag ko sa inyo isa-isa at kung magkano yung nagiging gastos ko dito sa Australia at saka yung binabayaran ng mga kung ano-ano pa. So, nasa sayo na lang kung paano mo titipirin yung sinasahod mo. So, papaliwanag ko, magpalit tayo ng video, abangan nyo. Sandali lamang po. Okay guys, ang sahod dito sa Australia bilang technician is around $25 to $35 per hour. So, depende na lang sa employer mo kung magkano ang ibibigay sa'yo. So, ideally natin is $30 na lang per hour. So, bibigyan ko kayo ng idea how much yan magiging per week at yung magiging gastos. Pwedeng per 15 days o 1 month. Pero common dito is weekly. So, 5 days lang ang work dito sa Australia. So, i-compute natin yan in 5 days para magkaroon kayo ng idea. So, ayan, weekly ka. So, yung computation natin is time is 5 lang. So, 5 days work lang dito sa Australia. So, i-compute natin yung $30 mo time is 8. Time is 5 days. So, total noun is 1,200. Yan yung net, yan yung sahod mo per week. Pero, ibabawas pa natin yung tax dyan. Papakita ko rin sa inyo. Okay, since may tax dito sa Australia na nag-aabot ng 19%, so, ibabawas yan per week sa'yo. Yung 19% na tax is, matitira na lang sa'yo, is $972 per week. Oh, remind ha, Australian dollar tayo, hindi tayo US dollar. Mas mataas po ang palit ng US kesa sa Australian. So, matitira sa iyo $972 per week. Yan na yung pinakasahod mo sa buong linggo. Nasa sa iyo na yan kung paano mo ibabudget. So, yung budget ko naman dito na magiging bawas natin dun sa $972, ipapaliwanag ko sa inyo kung magkano. So, kasi syempre, nangungupahan ka, di ba, mayroon kang binabayaran ibang mga bills. So, papaliwanag ko sa inyo kung ano yung binabayaran ko per week. So, since nakita nyo na yung natitirang sahod ko per week, so, papakita ko naman sa inyo yung gastos ko. So, depende na lang sa uupahan mong bahay. So, ako ang bahay ko, $200 per week. Tapos, sa food allowance sa $50 per week, makakakain ka na niya ng fried chicken or makakapag-ulam ka na niya ng steak sa loob 2 beses sa isang linggo. Medyo mura naman yung pagkain dito, balance naman, so hindi ka mahihirapan. Plus yung si kwenta, syempre minsan lalabas ka rin kahit papano. Maximum, so nasa iyo na yon, depende na kung magkano magiging gastusin mo sa loob ng isang linggo. So ako estimate ko $400 kasama na yung sa bahay, kasi nga per week din ang upa ng bahay dito, medyo mahal talaga sa Australia. O plus yung $50 na pagkain, plus $50 kung ano man. Depende na sa'yo nga kung gagastos ka pa o magbabaon ka na lang. So, dun sa $50 na pagkain, medyo marami ka na rin makakain nun sa, sa loob na isang linggo. So, magdidepende na lang sa'yo. So, ayan, matitira sa'yo is magkano, is $572. Itatimes mo ngayon yan dun sa palitan. Ang palitan lagi ng peso sa Australian, 35 to 37. So, dun tayo sa middle na mapupunta sa 36. So, ang magkano mga ano sa'yo matitira is 20,000 higit. So, di ba, meron kang sahod na 20,000 higit times mo sa 5 weeks. So, may 100 libo ka isang buwan. So, pero, not means yan na yung matitira sa'yo. Na ipapaliwanag pa ako sa inyo na kaltasan. Sandali lang. So, okay guys, eto na. Dito naman tayo sa per month ang computations. Di ba, meron tayo natirang 572 per week. So, ito times natin sa alanganin ng 4 weeks, alanganin din ng 5 weeks. So, ikinumpute na lang natin siya sa 4.5 per week per month. So, meron kang matitirang sahod, total is 2,574 per month. Ito binibigay ko sa inyong calculation is nasa $30 lang tayo, ha? Ngayon, depende pa rin sa employer mo kung magkano na pag-usapan yung
sahod kung nasa 25 to 35. Pero alam po, dito sa Australia, by next year, tataas. So, yung $30 yata is minimum na. So, swerte nyo kung makakarating kayo dito, yan na yung magiging minimum 30. So, pataas. Ang advantage din naman kasi dito sa Australia, focus ka lang na maging PR ka or maging citizen, kasi yung $30 mo pwede na maging 40, pwede maging 50, depende na sa'yo. So, nagbigay lang tayo dun sa 30 sa starting employee na mangyayari sa'yo. Sa ngayon, yun kasi yung range ng mga technician. So, di, may natira kang 2,500, so ibabawas naman natin yung mayroon pang natitirang bawas na monthly na obligado kang bayaran. Ito po yun. So, yung sinasabi ko sa inyong obligadong bayaran mo, kasi dito sa Australia, kailangan mo kumuha ng health insurance. Hindi po covered ang mga hindi pa resident dito or citizen. So, kailangan mo kumuha ng private health insurance na nagkakalaga ng $80 to up. So, minimum $80 ang kinuha ko. Pwedeng may 100, 150, 130, hanggang 300 pa yata meron. Plus, syempre, yung mobile phone, unlimited data ka na nun. So, $60 yung pinuha ko. Pero, meron din naman na nasa 40 lang. So, depende sa'yo. So, ayan, it means, ang matitira sa'yo, sa 2,574 mo a month, minus mo yung 140, ayan na po yung magiging sahod mo. Estimate, to be exact, 2,434. Yan yung matitirang sahod mo per month. So, itimes natin yan sa 36 kung magkano. So, ayan guys, dito na tayo sa grand total na matitira sa atin na ating sahod per month. So, magkakaroon na kayo na idea. So, ayan yung pinakamatitira is 2,434 times 36 sa $1, depende sa palitan. So, meron kang matitirang sahod na 87,600 plus per month. Yan yung magiging sahod mo kung magkakaroon tayo doon base sa computation ko na 30, tapos yung mga gastusin. Yan yung magiging net mo. Yan yung maibibigay mo sa pamilya mo. Pero syempre, iba pa rin yung gastos mo na mangyayari. Pwede tumaas yan, pwede bumaba. So, nasa sa'yo na yan. So, hindi ibig sabihin, yan na yung magiging ano mo. Paano kung ang sahod mo nasa 31, 32, 33, hanggang $35, so, mas mataas. Pwedeng umabot na 100,000 ang per month mo na matitira para sa pamilya mo. Pero, since hindi rin naman ako masyado magastos dito sa Australia, so, walang problema. So, nakapagpano, kahit papano. Tapos, ang pasok pa nga, 5 days lang per week. So, meron din dito yung tinatawag na part-time, pero bihira kasi kailangan mo rin mag-ingat dahil yung kontrata mo. Ano? Meron kasi dito yung sa kontrata mo is nakalagay lang is doon ka lang sa employer mo. So, kung magkakaroon ka ng part-time, kailangan ingatan mo siya na medyo isikreto mo sa employer mo. Halimbawa, meron ka mga kakilala nag-cleaning na sa labas, yung mga cleaning ng mga bahay, sumama ka sa mga kaibigan mo, tapos ang sahod doon, cash, ibaabot na lang sa'yo. So, maganda. Kasi, limbawa, Sabado o Linggo o kaya yung after ng work mo. Depende na sa'yo kung paano mo didiskartehan yung part-time mo. So additional na lang sa'yo yun. Minsan may part-time, minsan wala. Pero yung pinag-uusapan lang natin is yung normal na sahod namin bilang technician. So, may narinig din naman kasi ako mga technician dito sumasahod ng more than 40 na. Ang target ko kasi meron dito ang tinatawag sa Australia na maging contractor o tinatawag na freelancer. Freelancer ako, pero doon pa rin ako sa employer ko. So, pag nag-freelancer ako, ang tinig ko per unit pag gumawa ka is $50 per customer. So, sa isang araw, makawalo o makasampung customer ka, so meron kang 400 to 500 per day. So, isipin mo yung per day, 400. So, sa isang linggo, magkano yun? 2,000. Ibabawas mo lang dun yung tax, tsaka yung magiging mga kung ano pang gastos mo, medyo mas matitira sa'yo, mas malaki. Baka ang matira na sa'yo, nasa 1,000 na per week. So, depende. So, yun yung habol mo dito. So, tapos, meron din kami usapan ng employer ko kung paano ko babayaran sa kanya yung ginastos niya. Nasa akin na yun, sa amin dalawa. So, salary deduction yun. So, nasa sa inyo rin yun. Meron mga employer kasi may mga kakilala rin naman ako dito. Wala silang binayaran. So, sa employer nila. Ako, since nagaling ako ng Qatar, galing ako ng Africa, so, nakipag-deal na lang din ako na magbayad kasi nga, ang target ko lang makarating dito sa Australia, makapagsimula, and then soon,
saka mo malalaman ko, ano, yun yan, nalaman ko, pwede pala maging freelancer o kung tawagin, ay contractor na pwede kang kumita ng mas malaki. So, tsaka ang habol ko dito yung PR para sa pamilya na rin. Diba? Kasi pag naging permanent resident ka, iba na yung magiging benepisyo mo, iba na rin yung magiging sahod mo. Magtsatsaga ka lang ng 4 na taon sa mga gastusin mo, pati yung sa hospital na sinasabing health insurance. So, magiging pag naging PR ka, covered ka na sa government insurance. So, medyo malaking bagay. So, kaya kayo mga technician, kung ano, baka kala nyo malaki kinikita. At kung titi, mas malaki kumpara dun sa trabaho ko sa Africa at saka sa Qatar, aminado, mas malaki dito. Kasi sa Africa, hindi naman ganun kalaki sa sahod ko. Pero ganun na, magaang din ang trabaho. Dito, mas magaang dahil nga 5 days lang per week. So, kung gusto mo maghanap ng parte na Sabado, mag-gardening ka dyan. Maghanap ka ng mga kakilala mo, mag-garden ka. Umingi, o yung mga ibang lahi na pwede mo makasama, sabihin mo, baka pwede ka sumama kahit tuwing Sabado lang, kumita ka man lang ngayon 200-100 per week, o diba may dagdag ka sa loob na isang buwan, at least pambayad mo dun sa insurance mo o kaya sa internet mo, o kasi internet ko medyo mahal nga, hindi na ako nag ano. Then yung sa bahay pala, kaya 200 yun, depende kung may makukuha kang 150, medyo malayo sa lugar mo, sa trabaho mo, so kinuha ko medyo malapit, 2 kami sa bahay, 3, so nagdi-divide na lang kami sa mga gastos, so ganun yung estimate. Pero pwedeng bumaba din yung binabayaran mo sa bahay mo, pwedeng 150 lang, pero mostly kaya sinabi sa inyo 200, yun na yung rating ngayon dito sa Australia, yung gastos na 200 per week, tapos yung mga iba pang gastusin. So yung 50 na extra ko dun sa ano, kung halimbawa kasi minsan pag Sabado lalabas ka, mamimili ka ng grocery mo, syempre kakain ka rin kahit paano sa KFC, sa McDo o whatsoever. So at least maano mo, eh, since yun lang lagi kinakain, so kumakain naman ako sa ibang restaurant, tinitikman ko yung ibang pagkain. So ganun, tapos yung sa personal things mo, nasa sayo na rin yun. Ngayon kung gusto mo magbisyo, may sigarilyo, alak o whatsoever, nasa sayo pa rin yun. So kaya yung dun sa mga sahod na yun, matitira sa'yo, depende na. So yan po yung sahod dun sa nagtatanong, kasi alam ko naman marami nagtatanong dun sa channel ko, magkano nga ba talaga ang kinikita na ng Australia. Hindi po porkit na sa Australia malaki na ang kinikita. Ang advantage lang kasi dito kumpara mo sa Qatar, kahit meron dyan malaki nga kumita, hindi ka naman magiging permanent resident. Kasi dito ang habol mo nga maging permanent resident ka, na pagka nagkaroon ka ng passport ng Australia or nagkaroon ka ng tatak ng yung sa passport mo na Australia, pwede ka na mag-travel kung saan, kasi may hawak mong passport is isa rin sa mga malalakas na bansa na pwede mong gamitin. Pumunta ka na US, pumunta ka na ibang bansa, kasi makikita nila resident ka at alam nila babalik ka sa Australia, dahil alam nila ang mag-Australia magandang bansa, aminado magastos. Nagtataka nga rin ako na unang dating ko dito, per week ang bahay, nagulat din ako, pero wala akong magawa, yun talaga ang rules. Oh, pero at least dito, yun nga, kalaban ko na lang ngayon taglamig, so hindi naman ganun kalamig kumpara mo sa Canada o sa Amerika. Dito taman lamig lang, pinakamababa ngayon nasa 8, so medyo giniginaw-ginaw tayo. Yun ang ano, pero sa trabaho napakadali lang, kung mapapansin nyo pag nagtatrabaho, minsan may kasama ko kasi may helper ako ngayon dahil tinuturoan ko din. Pero after niya, mag-isa na lang uli ako. So, pero hindi pa rin mabigat ang trabaho. Kasi nga, kung technician ka na, alam mo na yung gagawin mo. So, hindi ka na may hirapan. Nasa sa iyo na lang kung paano mo i-handle yung trabaho. So, magkakaroon ka na kagad ng idea ano yung trabaho mo. So, hindi ganun siya kabigat. So, yung pinakita ko sa inyo mga gastos, eh, nasa sa inyo na kung paano nyo i-handle. So, yan lang yung binibigay ko. Sa gaya nga sabi ko, 25 to 35. So, nag-middle lang tayo kung magkano yung magiging gastos, magkano yung magiging sahod, at kung ano-ano pa. So, ideally, ayan na yung matitira. So, sa mga nagtatanong magkano, ayan na po yung final computation. So, not means yan na ngayon. So, depende pa rin sa inyo. So, sa mga technician dyan, kung meron kayo employer at willing sponsoran kayo, sa at may sinabing merong kakaltas na ganun-ganun, pumayag na kayo. Basta pumayag kayo na, ikakaltas pag nandito ka na. Pero pag wala ka pa at may hingi na ng pera sa'yo,
medyo mag-isip ka rin na muna. Pwede naman ako magpayo din sa inyo. Message lang ako dun sa aking YouTube. So, sasabihin ko sa inyo paano yung nangyari din sa amin. Huwag kayo basta-basta mag-aabot ng pera dun sa taong sinabing kukunin kayo, nag-aabot, pero wala naman pinapakitang proof o wala naman legit na kumpanya. Marami hong scammer sa Facebook o whatsoever na sasabihin sa iyo, tanggap ka tapos kailangan mo lang magbayad. O, ingatan nyo po yun. So, kung ano, halimbawa meron sa Australia, patanong nyo, sasabihin namin, pwede naman namin tawagan dito, basta may telephone number, pwede kong tawagan, since unlimited ang tawag dito, bigay nyo sa akin yung number, tatawagan ko kung legit yung company, ina-applyan nyo. So, sa mga kapwa ko technician, ayan na lang po ang masishare ko, bahala na kayo, sabi ko, share nyo na lang po, para at least magkaroon kayo ng idea din, magkano yung nagiging sahod. Kasi nung nasa Qatar ako, ang sahod ko per month, US dollar, $650 US dollar per month. Sa Qatar yun, ha? So, isipin mo, $650 lang. Tapos, nung nag-Africa ako, yun na, $1,200 per month. Plus, may allowance. O, tapos, yearly pa uwian. Di ba? Malaki rin. O, tapos, $1,200 naging bago ako malis, umabot pa ng $1,400 yata. Oo, tama. Umabot pa ng $1,400. US dollar yon, almost the same nga dito kasi doon tax free eh. Ang problema mo nga lang kasi doon sa Africa, safety mo, hindi ka makagala, tapos yung kaligtasan mo lagi mong inaalala, tapos yung pa delay pa sahod. Yun ang problema ko sa Africa, pero ang trabaho lang din doon madali, pero kung sa trabaho mas madali dito, nung kasi supervisor ka siya, syempre handle mo lahat, email mga tao, tapos minsan pag dipan nila ma-repair, ikaw pa magre-repair sa bahay ng customer. So, ako takot ako lumabas dahil nga sa safety issue. So, okay guys, sana meron kayo nakuha ang idea magkano sinasahod dito sa Australia. I-share nyo na lang, like and share nyo para at least magkaroon ng idea din yung mga technician at kung paano ako nakarating dito, nandyan din naman sa aking ibang channel. Sa channel ko, hanapin nyo na lang, scroll nyo kung paano ako nakarating dito. Nang kaka-apply, kaka-tsaga-apply doon sa mga nagtatanong din kung pwede ba galing ng Pilipinas. Pwede po, depende sa employer yung kung kukunin kayo. Kasi nagdepende siya sa experience. Kung galing ka Pilipinas, wala ka experience, hindi ka kukunin. Obviously, kung meron ka naman experience sa Pilipinas at nakita palipat-lipat ka at marami ka na napuntahang appliance company, siguro acceptable din yun. Tsaga lang po kayo ng apply. Ako gaya ng ginawa ko noon. Tsaga lang din po ako mag-apply. So, kaka-apply, eto, nandito na tayo. So, bye-bye. So, like and share nyo lang video para at least magkaroon kayo ng idea at yung ibang kapwa nating technician. Bye-bye! At isa pa, guys, lagi nyo rin pala tatandaan na kapwa ko technician, lagi kayo mag-pray at lagi kayo magpapasalamat sa Diyos. Huwag nang kakalimutan nyo para matupad yung mga pangarap nyo. Lagi nyo ipag-pray kung ano yung gusto nyo marating. At tapos, pag umutang ka, matuto ka magbayad para umasenso. Salamat!